sinimulan ko tong walang naniniwala sa paligid ko. Okay, yo, what's up mga ka-MP? Usapang Orbitau naman tayo. So, tatry ko na pumasok or tumalpak sa game na to. Feeling ko kasi okay siya. Kasi isa nga sa mga gusto ko na pasukin ng mga laro yung ganito. Hindi matakaw sa oras, tapos marong offline farming. So, Orbitau, ayan nga, Orbitau. Hanapin nyo na sa Facebook. Tapos yun nga yung website, orbitau.io. So, ganyan yung gameplay. Kailangan mo ng at least 3 NFT para makapaglaro ka ng adventure. Ayan. So, ganyan. And then, try natin bumili ng tatlong itlog. So, 888. Kailangan natin tatlo, diba? 888 times 3. 2664. Okay. So, wala pa tayong token. So, balik tayo sa website para makabili tayo sa pancake swap. So, 2664. So, ay, tiga lang. Idagdag din pala natin yung token sa ating MetaMask para at least ma-track natin. Okay. So, added na yung token. Ano guys? Ito pala. Hindi. Hindi. Tama. So, ito, naka-connect. Connect muna tayo. So, kailangan natin ng 2664. So, 2664, magkano to? Check natin. Hindi pa yung nakopya. Ito. 1, 2, 3, 4. Okay. So, magkano yan? 830 yung para sa tatlong itlog, kasi nga tatlong 888. Then, okay. So, pero syempre may additional fee pa yan. Nga rin sa MetaMask kung magkano talaga. So, 13 pesos. Mura lang. Kahit paano. Okay, tayo. And sana maganda yung ano, yung rarity ating makukuha. Okay, so added na daw. Double check natin. Okay, so meron tayong 2664. So, pwede tayong bumili ng itlog. So, ang bibilin ko ay siguro itong sikat, itong forest. Okay. Isa na lang ito. Sayang yung gas fee, no, kasi iisa-isa ko nang bili, pero mas gusto ko kasi magkakaiba sila ng elements, baka kasi factor yung nakaroon ng iba't ibang elements. So bala ko ito green, tapos ito siguro yung amber, itong ore at itong amber siguro. Nakabili na ba? Hindi pa. Na-broom lang nyo pala sa wallet. So, magkano yung gas fee? Magbili ng isang itlog. 10 pesos. Okay, acceptable. Done with the first egg. Oh, maganda. Okay. Buy successful. Tapos, buy tayo ng isang ember. Okay, so, almost 10 pesos pa rin. So, 20 pesos na yung ating nadadagdag sa gas fee. Tingnan na. Pero mas gusto ko itong blue eh. Mas dito lang tayo sa ocean. Para this red, blue, green. Ayan. Maka Pilipinas tayo sa kulay.
30 pesos yung total, no? Tama ba? 30 plus pesos para sa gas fee. Tingnan natin kung ano na nangyari. Pending pa rin. Okay. Very successful. So, ubus na yung ating... okay na. Zero to na tayo. Tingnan natin sa inventory. Okay. So, paano siya i-open? Transfer. I see. Saan ba tayo nagsimula? Ito muna tayo sa... I see. So, ano yung another gas fee sa pag-open ng itlog? So, 30 na yung nauna. Ito, mura lang naman pala, 3. So, open natin. Ano magandang quality? Or baka naman approved pa lang yun. Try natin. Approved pa nga lang. Okay, so hindi ba yun yung ano? Totoo. So, tingnan natin. Okay, 12. Yun yung pangit eh, no? Kapag iba-iba yung kulay na pinili mo. Hindi siya pwedeng isang bagsak sa pag-open or sa pagbili. Okay na. Open natin itong kulay green ko. So, 12, 30. So, 54 na yung ating na-spend sa gas fee. Nasa, hindi, almost 60 na rin. Kasi may mga konti-konti nga pala kaninang putal. 60. So, another. So, 70. Pagpalagay natin na nasa 75 pesos yung nagkasos natin sa transaction fee. Yun yung aking estimate sa tatlong itlog. So, ano nga yun? 800 plus 7. So, nasa 900 plus para sa... okay, so... Saan yung isang itlog? At least meron tayong 3 star na green. Kaya pala mabenta siya. Ko? Pangit. So, dalawang, okay. So, okay. Sa Ocean's Daughter, Forest Sun. Okay. So, tapos, magkailan natin pumunta sa game. Pero, kailangan pa rin mag-buy data dito para i-deposit yung hero. This is your maximum. Ayan, alam ko itong maximum 5 heroes kasi 5 heroes kasi yung pwede mong gamitin sa idle game yung laro. Pero hindi ko pa saan ako bibili. Kailangan na. So, another 20. So, 100 plus yung total na transaction fee from buying and then adding the your heroes sa game. Okay? Tingnan natin. Okay, so added na. Pasok tayo sa laro. Okay, ayan. Naka-login na nga tayo. Nandiyan na yung ating tatlong hero na binili. So, tingnan natin sa quest. Ayun nga. Okay, ito yung mga kailangan natin makuha. Bale, kung babalik tayo dito, guys. Ayun nga. Ano ba yun? Dito. So, ito kasi yung token niya. So, ito yung Uri token. Yung kailangan mong i-farm bago mo siya maswap into town token, TAUN. Okay. So, ito yung sa ideal, kaya pwedeng 5 yung heroes mo. Like, kapag tapos ka sa mga dailies mo, dito mo ilalagay yung mga heroes mo. So, sa ngayon naman, ito pa lang yung available slots kasi kailangan ko pang ma-unlock yung stage 5-10. Okay. Tapos, makikita nyo rin sa bandang baba, magkano yung hash power kung ilan yung pwede yung kinikita na Uri na nga lang para hindi tayo mahirapan kapag naka-idle to earn yung inyong mga heroes. Okay?
Pero ano ba yung VIP? VIP, ayan, pwede pa rin pala to. Nice cute battle. Okay, baka na rin isipin yan. Doon mo tayo focus sa pag ROI. So, pag-click mo yung marketplace, ayan, mapapunta ka dito pala directa. Okay, so yun nga, yung mga heroes nga pala, merong ano yan, kanya-kanya, may mga item pa rin. Item sila. So, nagamit siya ng uri para i-upgrade. Sa pag-level up din, nagamit din ng uri. Okay. So, try natin sa maglaro ng isang beses. So, first clear reward, 50 uri. Go. Auto. May auto. 578. Ay na siguro yan. 1, 2, 3, 4. Pagunat ako din sa town. Isa pa. Ngayon nakuha ba tayo dun? So, first clear. Ayan, meron na tayo nakuha. So, inventory. Ayan, meron nga. Okay. Ito nga ba yun? Laro pa nga tayo ng isa. I see, so may mga level ba pala ito? Hard mode, ganyan. Okay. Battle ulit. Isang ano pa para makakuha natin yung isang daily. 1, 2, 3, 4. Okay, dito lang. Alam ko wala pa siya. Wala na kasi masyadong malakas yung sound. Masak. Sikil. Okay, so alam ko wala pa siyang Android ah, pero playable naman siya sa browser. Ayun nga, kita nyo naman kasi pwede kayo maglagay na hindi na kailangan at parang hindi na kailangan gumamit ng MetaMask. Pero itatry ko na sa next video. Ating gagamitin ay sa browser. Okay? Para at least ipakita ko kung paano maglaro gamit yung inyong mga phones. Yung kasi yung mga trip ko ng mga games, mga NFT games, you can play anytime, anywhere. Kung wala siyang mismong applications, at least pwede siyang laruin sa browser na ating mga devices. So, ayun lang mga ka-MP. Ayan, sana nakatulong yung information kung paano magsimula dito kay Orbitau. And then, siyempre, you can still do your own research. Of course, make sure that you're wise about your experience. Sinishare ko lang yung experience ko sa pag-try ng game from pagbili ng heroes, yung parang makita natin kung magkano. And then, pasensya na rin kung ako'y hindi masyadong
upload ng mga videos kasi ayokong gumawa ng content na ginagawa ng kagulad ng iba na nakabase lang sa white paper. Gusto ko merong actual game para at least naipapakita natin na kung paano talaga nangyayari sa game, kung ano talaga yung actual game, hindi yung tipo na binabasahan lang tayo ng white paper. Kahit naman sino parang marunong magbasa. Kaya parang nonsense. And then, yun lang mga ka-MB, kung tinapos mo yung video, maraming salamat. Sa'yo na kung gusto mong pumasok, pero bigyan ko kayo ng update after few days kapag medyo na naging familiar ako sa laro. Tapos, syempre, updated na ako kapag nakapag ROI na tayo dito sa game, okay? Yun lang mga ka-MP, stay safe and bye for now. Okay, what's up mga ka-MP? Ngayon, gawa tayo ng content about